Isama din po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Sister Miguela Faustino sa kanyang 89th birthday tomorrow at pati sa kanyang pagaling. Isama din po natin sa pagaling si Felipe Jr. at si Agnes para sa kaluluwa ni Felipe Sr. Handog pa rin po natin para sa mga kaluluwa, kapayapaan ng kaluluwa ni Valentin, Arcadia, Kansia, Lazaro, Simona, Gabina, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa Sabado ng umaga. Alas 4:30 po ay mayroon tayong misa handog para sa karangalan ng Our Lady of Fatima 100 years apparition po ng Mahal na Birhen ng Fatima dito po sa ating parokya. Meron po kasing klase si Father sa Sabado ng umaga, kaya maghapon po yun, kailangan makapag-misa po tayo para sa Fatima. So 4:30 po ng umaga, inaanyayahan po ang lahat na magsimba dito sa ating parokya, centennial year ng apparition ng Our Lady of Fatima. Marami pong salamat. Sa ilang sandali po, magsisimula ang ating pagdiriwang. Ihanda lamang po ang ating mga sarili. Tumayo na po tayo lahat. Ibinigay mo sa amin ang ginhawang dulot
ng katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang mabuting pastol na naghahatid sa amin tungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit na pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at madagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Nalulugod ka sa akin, naulugod ay lamisan. At pati na ang kalis ko ay iyong Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, bininyagan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwanan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat nagkawata-wata kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayo muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kulungan ng mga tupa
nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng pantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa. Sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig, hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus sa tarinhagan ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasa. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Bahagi po ng patuloy nating paninilay ngayon. Nasa loob pa rin tayo ng panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sa linggo po ito, ay muli po natin tinutungayan ang pangyaya na ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa mabuting pastol. Ang mabuting pastol. Ang mabuting leader. Ang mabuting pinuno. Ang maging ito man ay sa tahanan, sa barkada, sa mga grupo na kinabibilangan, sa mga samahang pangsimbahan o maging samahang panlipunan, maging samahang na panggobyerno. So, panyaya na kung saan ay ito yung nais na Jesus, tayo'y maging mabuting pastol. Well, hindi lamang sapagkat para sa karangalan natin, ngunit ito'y bahagi ng pagkilos natin upang bigyan tayo. At tutusin po, hindi lamang tayo. Kasi kung ano yung mayroon sa tupa, sorry, kung anong mayroon sa pastol, yun din ay pagkinabangan ng kanyang mga tupa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. May tatlong sangkap na nais natin maging pagninilay para po sa araw na ito. Huh? Una, ay yung pong tungkod. Ang bawat tupa ay may tungkod. Huh?
shepherd staff sa simbahan na natin, kung niyo pong makikita, no? Yung bishop staff, bawat obispo, may bakulo kung tawagin. Yun po ay pattern sa tungkod na pastol. Pangalawa, ay shepherd surat, yung kung pamalo. Meron tong pamalo ang pastol, maliban doon sa staff. So, saka yun, siguro po'y baton. Pangatlo, ay yung oil of gladness. Yun po yung term na ginagamit po, no? Sa banal na kasulatan o ang langis ng kagalakan. Ito po tatlong ito ay palaging dala-dala ng isang mabuting pastol. Una, yung pong tungkod. Makita po natin yung tungkod. Kalimitan na nakita ninyo kung kapag nakita nyo nga yung mga obispo, no? May tungkod yan. Kalimitan sa dulo niya, magamat hindi lahat, eh medyo may paikot. Mayroong hugis na medyo may pabilog doon sa dulo. No? Kasi yan po ay yung ganong tungkod ay mayroong tatlong gamit. Lalong-lalo na ho kapag ang pastol ay nangangalaga sa maraming tupa. No? Kung yan yung mga sampu lamang na tupa, hindi masyado malata. Pero kapag may mga 100 o 1,000, no? Ay kinakailangan talaga. Kasi bakit? Yun ay ginagamit na pag-separate doon sa mga tupa at doon sa kanilang mga anak. Kasi yung po kapag marami mo kasi yung tupa, no? Hindi mo pwedeng iwala yung anak. No? Kasi kapag iniwalay mo yung anak doon sa kanyang tupa, ay mangiiba ang amoy ng tupa, ng anak ng tupa, no? Yung bagong anak. Mangiiba yung amoy, maging amoy ng ibang tupa, o hindi pwedeng hawakan din ng pastol. Kasi kapag hinawakan ng pastol, maangamoy din ng amoy ng pastol. Hindi rin yung pwede. Bakit? Hindi na yun pasususuin ng tupa. Kasi iba na yung amoy. Hindi na akin yan. Iba na ang amoy mo. Kaya, basic po yun. No? Kaya pinakailangan ang gagamitin ay yung staff. Pwede kasi yung staff. Kaya kung may pagganon, pwede niya kunin pataas. No? Yung tsaka medyo itatagilid lang, hawak na yung maluit na tupa. No? Yung batang tupa. At doon, isasama doon mismo sa kanyang nanay. At isa pa ay para po sa paglalakbay ng mga tupa, hindi po pwede na maraming direksyon ang patutunguhan noong tupa kinakailang igagay. Kung dito lang pupunta, yung nauna dapat dito lang pupunta. Kapag yung mga tupa, may tatlong direksyon, yung iba'y papunta diyan, yung iba'y papunta doon, at yung iba'y papunta roon, ganun din yung susunod. No? So, kinakailangan yung i-guide noong tupa, noong pastol, kung saan talaga sila pupunta. No? Kasi kapag medyo makita na dito na pupunta, yung iba pupunta na rin doon. No?
So sa unahan pa lamang ay kinakailangan inaayos na nung pastol. So yung tungkol, Ellen, gabay. Ang gabay. Kinakailangan na maging gabay. Kinakailangan na sa isang mabuting pastol ay marunong siyang gumabay. Marunong siyang magturo. Marunong siyang magpaliwanag. So hindi mo pwede, tumisan, nakita po natin, na kahit na sa mga organisasyong pangsimbahan, na okay, ang galing-galing mo. No? Pero kapag wala ka na, hindi na ikaw ang pinuno, yung organisasyon mo, hindi na alam kung anong gagawin. Ibig sabihin na Eloy, it is good na magaling ka. But it is bad. Bakit? Hindi mo na ituro. Kapag wala ka na, wala nang magawa ang grupo mo, ay hindi ka mabuting pastol. Yung kagalingan mo, tumigil lamang sa'yo. Hindi. Dapat yung kagalingan mo ay dapat makuha ng mga tupa mo. Yung kagalingan mo dapat pakinabangan ng mga tupa mo. Yung mabuting pastol, hindi lang ikaw pwedeng ikaw lang ang magaling. Kinakailangan pati ang mga tupa mo magagaling. Bakit? Na ituro mo sa kanila yung dapat nilang gawin. Na bigyan mo sila ng tunay na paggabay. Na kahit na wala ka na, they could function very well. Bakit? Naturuan mo sila. Kaya isang bagay na kung saan ay makita ko natin, malita na lamang talaga kung ang isang gawain na hindi pwedeng gawin kung nasa iyo lamang yung susi, ano? Yung physical na key. Ano? Pero sa kahit na ako, ano? Ay kinakailangan din makita natin na ay hindi ba pwedeng ibahagi mo rin para sa iba. Ano? Kinakailangan na makita mo na yung expertise mo ay pakinabangan ng tupa mo, ng mga kasama mo. Pangalawa, pamalo. Yung pong pamalo ay iba po doon sa mismo tungkod. Ito talaga ay para lamang pamalo. Well, mga tupa. Ano yung paano? Kinakailangan mo ng discipline. Hindi mo kayo makapagtuturo kapag walang pamamaraan ng disiplina. Anong uri ng disiplina? Ay, ang bawat pinuno ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagdidisiplina. Pero kayo po yung bahala na pumili, pero kinakailangan mayroong disiplina. Na kailangan maging bahagi. Alam niyo po minsan, kahit na sa atin, sa ating simbahan, hindi pwede na, halimbawa, ako magkasalita rito, tapos kayo magkikwentuhan dyan. Ano, mapapakinggan ninyo? Hindi lang pwede na ako nagsasalita rito. Yung mga lay minister, magkikwentuhan dyan. Hindi kaya yung mga lecturers and commentators. Hindi kaya yung mga sakristan. Eh kung minsan, nakakahiya. Nakakaya ako kasi kumisa nangyayari. No? Magkikwentuhan yung mga lay minister, eh dinig na dinig din yun. No? Kasi parang dinig ko rin eh. No? Kailan mo, hindi ko naman pwedeng ipahiya. No? Nakakaya naman na ipahiya ako sila sa inyo. No? Pero kung ina, self-discipline. No? Kinakailangan natin. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan na magkwentuhan pagkatapos ng misa. No? You have all the time. Pero kinakailangan mo natin, and in most especially, self-discipline.
Napakalaga po yun. Asa, sino mang namumuno, napakahalaga po yung disiplina. Ano mang pamamaraan ng disiplina? Ang sabi ni kay Father, paano mo kaya ngayon? No? Pwede ba lang paluin ang mga bata? Yan ang malaking tanong ngayon eh. No? Pwede bang paluin ang mga bata? No? Ang pinagbabawal ngayon ay child abuse. Alam niyo nung una, kung niyo maalala, yung mga, well, kami pong may mga edad, kami nakaranas, kami paluin. No? Pero hindi lang basta pagpalo. No? Hindi lang basta kukuha lamang ng pamalo, tapos papaluin ito. No? Ano? Mayroon talagang lugar, pahigain ka. No? Pahigain ka para paluin. At alin? Ay, sa puwet lang. Kasi bakit? Hindi doon lalakay. Hindi doon lalakay. Kasi ba't may taba kasi yung puwet. So, kaya hindi pwedeng sa kamay, hindi pwedeng sa binti. Lalakay yun eh. So, mayroon ko, yung pong mga matatanda, kahit anong una, wala pang pinatawag na child abuse. Pero alam nila kung saan dapat. So, napakalaga rin o. Napakalaga. Well, hindi ko sinasabi na mamalo kayo. May kanya-kanya kayong pamamaraan ng pamamalo. Pero, yung pamamaraan ng disiplina ay hindi dapat aabot sa pang-aabuso. Yun ang dapat na maging maliwanag ko sa akin. Hindi dapat maging dahilan ng pang-aabuso. Pero mahalaga yung pang-disiplina. Pangatlo, ay yung pong oil of gladness, langis ng kagalakan. Alam po natin sa lumang tipag at saka sa bagong tipag, pag sinabi natin langis, may dalawang gamit. Una, two main na gamit. Una, ay para po sa pag-aanoy ng isang hari o ng isang leader. No? Well, yun ay tupa. Hindi po yan. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa pong gamit ng langis ay para pampahid sa mga sugat. No? Kaya itinawag po itong oil of gladness, yung pampahid sa mga sugat. Kasi yung mga tupa, hindi natin alam. No? Kahit na nung ingat mo, sila'y nasusugatan. Ganon ang pagkilos. Either gawa ng sarili nilang, kung tawagin natin ngayon yung paglalamierda, no? Sarili nilang paggagala, no? O gawa ng mismo mayroong mababangis na hayop na nais silang kainin, o maaaring gawa ng dumaan sa maling daan, yung pastol, yan ang paamak yung kanyang mga tupa. Pero nakita po natin na ang tao'y nasusugatan. Nasusugatan tayo. Kinakailangan natin ng kagalingan. Nandiyan po yung langis ng kagalingan. Langis para hilumin ang mga sugat. Kasama na rin po dyan yung elemento ng pagpapatawad. Maraming sugat na kinakailangan hilumin. We are a wounded people. Tayo mga sugatan. Mga sugatan tayo. Kumisa may magsabi, Father, bakit po may taong wala nang ginawa kundi magmura? They are wounded. Marami silang sugat. Kaya ano, wala silang ginawa kundi magmura. Nasasaktan sila eh. It's not only a physical wound. Kaya bahagi nyo, ang daigdig natin ngayon ay ang daigdig na puno ng sugat. Kinakailangan natin ilumin. Kahit na sa parokya, no?
Sa parokya natin, isa yung sa nararamdaman ko, nung nakita po natin, ang nagalit sa pari ay hindi na nagsimba. No? Ay, bahagi yun, kinakailangan natin ng paghihilom. Kaya bahagi yun na kung saan, no? Ang ginagawa po natin dito tuwing araw ng Webes, no? Ay meron na tayong pagkapain ng langis para sa karangalan ng San Martin de Porres. Ang pinapanalangin natin, yung pong ating pagkatamot mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, no? Kaya ngayon pong Mayo, tinutuloy natin. Sabi na iba, Father, last year, wala naman tayo pag Mayo. Kasi nung last year, wala pa po tayo ng kabilang ginagamit natin na building. No? Nung last year, dito rin po tayo nagtatanod. Eh alam naman po natin, ngayong Mayo, ay ginagamit ito ng mga bata kapag hapon. So, ngayon, ay meron na po tayong kabilang building. So, pwede na po natin doon natin gawin yung altar. Doon na natin talaga ginagawa. No? Yung kapilya na yan. No? Na para sa pagkatalo natin. Kaya po, kahit na yung Mayo, mayroon tayong banal na pagkatalo sa Banal Sacramento sa altar. From 7 to 7. At isa ko sa pinapanalangin natin, prayer for the sick. Kaya rin, we pray for the wounded. Pinapanalangin natin ang mga nasugatan. Sakit ay isang uri ng sugat. Maraming uri ng sugat na kinakailangan natin ipagdasal. Physical, psychological, spiritual, moral, social. Yan po'y kasama natin na ipinagdarasal. Ang isang mabuting pastol, kinakailangan marunong gumilom ng sugat. Kahit nasabihin natin na ikaw ang naging sanhi ng sugat, kinakailangan maging maliwanag sa iyo na kinakailangan marunong kang humilom ng sugat. Kasama na dyan ang humingi ng tawad at ang magpatawad. So yung mga tatlong yan ay mahalaga. Tungkod, pamalo, at ang langis ng kagalakan. Bahagi po na kung saan, nais natin maging mabuting pastol kasi nais natin tumulad kay Jesus. Si Jesus ang tunay na mabuting pastol. Kasi patuloy na tayong ginagabayan. Natulad din po ng pinahayag sa unang pagpasa, no? Na nais na tularan ni Pedro si Jesus, at ganoon din sa ikalawang pagbasa sa kanyang sulat, maalim, iwasan ninyo ang kasalanan sapagkat hindi yan magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggang. Si Jesus, ang mabuting pastol sapagkat siya ay nagdidisiplina. Nasaan ba yung pagdisiplina ng Diyos? Sa kanyang mga parabola, mga paliwanag, kaligtasan, o kapahamakan. Pinapaalala sa atin ang Diyos kung saan natin nais na makamit ang kaligtasan at kapahamakan. At yan ay nangangailangan ng pagdisiplina. Pangatlo, makita po natin na itong nakaraang taon ay pinagdiwang natin ang Year of Mercy and Compassion. Kinakailangan natin si Jesus ay mabuting pastol. Bakit? Palagi niyang inaalay ang kanyang pagpapatawad at ang pamamaraan ng tunay na paghilom ng maraming mga sugat. Kaya kung tayo ay puno ng sugat, lumapit tayo kay Jesus. Kahit na tayo sugatan, pwede rin tayong maghilom ng sugat. Kasi si Jesus ay isang maghihilom ng sugat sa gitna ng marami niyang sugat. Dahil sa sinugatan siya ng tao. Pero hindi siya tumigil ng pagbibigay ng hilom. Kahit na yung nagbigay sa kanya ng sugat ay ang tao. Kaya
Napakalaga po yung tatlong ito. Sa ito yung ipatalangin natin. Panginoon, tulungan mo akong maging mabuting pastor. Maging gabay sa aking kapatid.